Hi guys, andito kami ngayon sa Sablayan Occidental Mindoro. Pupunta kami ngayon sa Parola. Sandaling nagpahinga kami dito sa may Sablayan Colony. Go na ulit ang aming grupo para tumuloy sa Parola. Pero dito kami dadaan yan sa colony sa loob. Kasi nga nandito yung tulay na bakal. Dinarayo din to ng mga tao para magpicture. Maganda kasi magpapicture sa tulay na yon. At sinasabing ano yun, pinakamatagal na natulay dito sa Occidental Mindoro. Ito yung daan na binabagtas namin ngayon. Imbis na sa kabila kami dumaan, dito na muna kami dadaan para makapagpa-picture din kami. Dati na akong dumadaan dito pagka lumuluwas ako, pero hindi nakapagpa-picture dahil naka-bus decay van. Ngayon naka-motor kami na talagang makakapagpa-picture kami ngayon dito. Maganda nga itong tulay na to, at maganda ang mga view sa lugar na to. Maaga pa kami ngayon na tumungo dito ng grupo. Yan, bago pa lang tumataas yung araw, para hindi gaanong mainit sa biyahe. Ito, sa may gilid na kami ng ilog na nag-ugnay sa tulay na bakal. Napaka aliwalas ng lugar, saka ganda ng daan. Walang masyadong dumadaan, kaya masarap talaga mag-rides dito sa papuntang Sablayan na to. Makikita natin yung mga magagandang tanawin sa tabing bundok, saka mga bukid-bukid. Ito rin yung kauna-una nating pag-rides dito sa Occidental Mindoro. Dati yung rides namin oriental eh. Ngayon ito ang kauna-una ang biyahe namin dito sa Occidental Mindoro patungo ng Parola Sablayan. Napakaganda ng daan niya, at ang alam ko bagong gawa lang itong kalsada na to, bagong semento. Napakaganda ng pagawa ng kalsada, pati mga tulay, mga bago yung ano niya, pakakagawa. Nakakita natin, napakaganda ng mga view. Wow, talagang habang tumatakbo ka, mag-enjoy ka talaga sa lugar na to. Ngayon lang kami nag motor dito sa lugar na to, at lalo ngayon maaga pa, sarap mag-rides dahil malamig pa, lamig ng lugar na to. At mabuti lang naka-jacket tayo para hindi tayo lamigin ng todo. Iba ang klima pag nandito na sa mga bukid at saka bundok eh. Talagang ramdam pa yung lamig sa umaga. Ayun, natatanaw na natin yung tulay na bakal. Ibig sabihin malapit na tayo. Kaya makakapag picture taking na tayo sa tulay na bakal. Ayan o, yan yung sikat na tulay dito sa Occidental Mindoro. Yan, napakaganda. At talagang maayos na maayos, hindi nila pinababayaan. Andito na pala mga kasama natin, nauna na sila.
At ito, makikita natin yung tubig dito sa ilog, kukunti na lang dahil tag-araw ngayon. Pagkatag-ulan, maraming tubig na dumadaloy dito. Ngayon, pagkatapos ng picturean, go na ulit tayo patungo ng Parola, kung saan doon talaga ang punta natin. Dumaan lang tayo dito para makita natin ang tulay na bakal at makatigil dito sa lugar na to. At yan, ngayon go na ulit tayo. Ang daan na to ay patungo ng bayan naman ng Sablayan. Ito yung binabagtas natin ngayon. Makita natin ang mga puno, napakaganda, napakasariwa ng mga dahon, at saka napakatahimik ng lugar na to. So, talagang makikita natin yung probinsya. Kahit ang mga kasamahan natin tuwan-tuwan na pumiyahe dito, nakakapaganda kasi ng mga tanawin. Tsaka ang daan maganda, puro sementado ang daan, wala kang madadaanan na rough road. Yan, may nadaanan pa tayong maisan. Talagang mag-i-enjoy ka sa biyahe patungo ng Sablayan. Pag lumabas tayo sa kalsada na to, nasa bayan na tayo ng Sablayan, yung pinaka highway niya. Kasi nga dito tayo nagdaan para madaanan natin yung tulay na bakal. Kaya ang nangyari, lumampas tayo doon sa mismong bayan ng Sablayan. Ngayon, pabalik naman tayo ngayon para makarating tayo dun sa Parola. Ngayon, nandito na tayo sa bayan ng Sablayan. Ayun, dito na yung Parola. Dito na lang iiwan yung mga sasakyan sa baba. Mula dito, maglalakad na lang tayo patungo ng Parola. Hindi na pwedeng ipasok ang sasakyan kasi mataas, pataas to. Daan patungo sa Parola. Ito yung pinaka entrance niya. Maglalakad tayo patungo doon.
Ayan, mababasa natin yung entrance. Ayan, papunta ron sa taas. Ayan, o. Ayan yung pinaka way down na yan. Yan ang dyan tayo dadaan. Ayan, dyan sa may nagwawalis na yan. Ayan, tinuturo niya na kailangan umakyat daw doon sa hagdanan. Haakyat na tayo sa hagdanan. Medyo matarik pala to. Ayan o. Ganda o. Ayun. Kaya lang nakakahingal pala paakyat dito. Nakakapagod. Ah, grabe, matarik din. Wala pa tayo sa kalahati. Ayan. Ayan ang makakita natin. Puro bite ang pataas. Ayan, yan yung pinaka... Nandito na tayo sa pinakagitna. Tarik, ang ganda ng view sa taas. Makikita mo yung ibaba. Ayan o, mga kakahuyan. Taas yung pinakaibaba niya yun. Ayan, takit na ulit tayo para makarating na tayo doon sa pinakaibabaw niya. Ayan, isang angat na lang to. Dito na tayo sa ibabaw. Ayan. Ay, salamat. Nakarating din sa ibabaw. Ayan, yung pinaka ibabaw na ng parola to. Thank you.
taas makikita natin ang kabuuan. Napakaganda. Wow. Talagang kakaiba ang ganda sa lugar na to. Matatanaw din pala natin dito ang Pandan Island at saka Apo Reef. Ganda ng mga island na yun. Dito rin natin makikita ang pinakamahabang zip line. Ayan o, makikita natin yan o. Yan o, napakahaba. Island to island.